Sa layong itaguyod ang kapayapaan at kaayusan tungo sa isang nagkakaisang pamayanan. Isang pulong pangkapayapaan ang inorganisa kung saan nasa 30 mga dating violent extremist sa Lanao del Sur ang lumahok. Si Claire Gighe sa detalye. Rise and shine, Claire. Kasabay ng pagdaraos ng National Peace Consciousness Month ngayong taon, pinangunahan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO sa tulong ng kanilang partner agencies at security sector ang peace conversation para sa 30 mga dating violent extremists sa Piagapo, Lanao del Sur at mga internally displaced person o IDP sa mga transitory shelters sa Marawi City. Ayon kay OPAPRO Social Healing and Peace Building Department Director Vanessa Paliarco, layo ng aktibidad na manawagan na ipagpatuloy ang promosyon ng kultura ng kapayapaan, pagpapagaling at pagkakasundo. Gusto po natin ay makapanayam kayo, makausap, no, yung dito sa ating peace conversation para mas maintindihan pa po namin, no, ano ba yung kailangan natin. Mas ayusin pa, no, yung mga proseso natin bilang bahagi ng government. And yung paano pa natin isasama yung iba rin nating mga partners, no, para sa kapayapaan. Matapos ang peace conversation session ay binigyan ang bawat partisipante ng 25 kilong bigas. Samantala, binigyang diin din ni Paliarco na sa nakalipas na mga taon ay nakikibahagi sila sa mga residenteng na apektuhan ng gyera sa Marawi noong 2017. Rest assured, no, na ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, no, is kasama nyo, no, dito sa journey natin, no, patungo pa doon sa ating mapayapa at masaganang mga komunidad at pamayanan. Ngayong buwan, nabisita na ng OPAPRO ang mga IDP sa Lakeview Shelter sa Barangay Buganga, Dulay Transitory Shelter sa Barangay Dulay Proper, at Rurugagos Transitory Shelter sa Barangay Rurugagos sa Marawi City. Claire Gighe ng Philippine Information Agency, Lanao del Sur, para sa Bayan.